Pag okay na po, dediretso na po kasi tayo sa classwork. So review lang po ulit. So again, na-personalize na po natin yung ating classroom. Parang brigada eskwela lang po yan. Pinaganda po natin. Pinaghirapan. So para sa mga estudyante natin, once na-personalize natin, best picture natin para sa profile, then we have the best banner, we have the most attractive class name na pasok doon sa subject name natin. Then nakapag-invite na rin tayo ng mga students natin via email or a class code. Pwede na po tayong mag-create. Ito yung pinaka-heart of Google Classroom, yung classwork. Ito yung kung saan makakapag-create tayo ng assignment, quiz assignment, question, material, and topic. So, isa-isahin natin yan. So, kung ano yung matapos po natin, siguro, nabubulol na si Sir. Okay. Siguro, dun tayo sa topic and question. So, hanggang dun lang muna siguro tayo. The next meeting na yung ibang, kung kakaya ng oras, pwede tayo mag-create ng assignment. Okay. Doon muna tayo sa create topic. Yung iba kasi, sa ibang tutorial, inuuna yung assignment. Wala namang problema doon kasi direkta agad ina-assignment. Pero doon sa proper training talaga, syempre, kailangan may direction yung classroom natin. Ano ba yung nilalaman dapat? May outline dapat yung Google Classroom. Ano ba yung gusto mong mangyari doon sa classroom? Nasusundan ng mga bata. Kaya ang una ko talagang pinili ay yung topic. Yung topic, ito yung pwede mong ilagay yung per unit. Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4. Katulad ng ginawa ko dito sa klase ko sa ito, sa body. Sa senior high. Kung titingin niyo po yung classwork ko, noona, gulo-gulo po kasi siya eh. Tipong lahat ng mga materials ko, quizzes, sama-sama lang po. Naka-arrange lang siya according dun sa latest kong post. Pero dito po, in-arrange ko siya based doon sa unit. So meron akong unit 1, andyan po yan, kaalaman, binasa ko lang din po yan sa libro. Kung meron po kayong module, pwede niyo rin pong i-copy-paste dyan. Wala lang problema. Tapos po, ayan, makikita niyo po yung mga nilalaman dyan. Puro unit test lang naman po kasi extension lang po yan ng classroom ko. Kaya wala po yung masyadong laman. Kung ano lang po yung kailangan kong ibigay online na hindi ko po kaya ibigay physically, so dyan ko lang din po yung post. So yan. So makikita niyo po, ito po yung unit test na ginawa ko online. Then meron din akong notes for reviewer. So andyan po lahat yon. Yung pag ako po kasi nagpe-present, nahingi ng bata ng kopya or sinusulat nila. Ay naiinis ako pag nag-discuss ako, sinusulat nila tapos, sir, wait lang. Pinapost nila yung slides. So, sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala kasi bibigyan ko kayo ng digital copy. So, papost kayo sa Google Classroom at natutuwa naman sila na hindi nila kailangan mag-sulat. So, later after ng discussion ko, pwede lang i-review yung power presentations na ibinigay ko. So, yan po yung mga notes. And good to for review pagdating sa mga exams kasi wala na silang dahilan na hindi sila nakapag-review kasi provided na yung mga reviewers nila. So, yan. So, yung diagnostic test, andyan din yan, nilagay ko. So, pag binawa ko pa yan, ayan, meron pa akong ditong ginawang unit 2, 3, and 4 na hindi ko na masyadong nalagyan. Kasi, ito, unit 2, patapos na yan eh. 3 and 4, almost research na kami yan. Kaya wala na ako masyadong ginawa na activity. Nag-focus na lang sila sa research. Pero, dun sa pag-uusapan po natin, mas maganda po na naka-arrange po yan based po doon sa unit or lesson na gusto nyo pong mangyari. May outline na po. Kaya ang una pong task natin ay to create topic. Kayo pong bahala kung ano pong gusto nyo ang outline. For this demonstration, sundan ko lang po yung akin. So, unit 1. Kumbawa. Unit 1 kasi, parang ano siya eh, first quarter or per quarter po ang atin. So, unit 1, kayo pong bahala maglagay ng pangalan dyan. Then, kung gusto ko nyo magdagdag ulit, click nyo lang po yung create, then topic. So, ganun lang po siya. So, sabayan na po tayo. Pwede po yan. Pawin nyo na po. Eh, kung bahala, unit 1, 2, 3, and 4. Since apat na quarter po yan. I-assume na po natin hanggang 4 quarter po yung new normal. At least ready po tayo. Mag-create lang po kayo na mag-create hanggang unit 4. Kayo pong bahala kung gusto niyo pong lesson 1, lesson 2, lesson 3. As long as meron po kayong topic.
okay, tapos na po ako. Again, sa mga wala pa pong estudyante, i-post nyo lang po yung class code nyo para po may sumagot. Meron naman po dyan na gustong maging estudyante nyo. Kaya mag-join po sila. Basta mga nakomplete po ang dalawa, yan. Abang-abang po kayo ng class code para kayo naman po maka-join sa class nila. Ayan po, nakapag-create na po ako ng apat na unit or topic. Ngayon, ang gagawin ko po, since ang sistema po kasi ng pag-create, nasa taas po yung recent. Para po mabago yan or ma-rearrange nyo po, simple drag and drop lang po yung gagawin natin. Halimbawa, itong unit 1 po, nasa baba eh. Dapat po nasa taas yan. So, gagawin po natin, yung drag lang naman po, hold lang natin yung left mouse natin. Left click, hold, then the drag lang po natin. Pag drag po niyan, lagay po nasa taas. Pag nakita nyo po yung parang shaded na box, doon po siya ma-replace. So, i-release ko na po yung left. Ayan. So, napunta na po siya sa unit 1. Same procedure lang din po sa unit 2. Hover over ko lang po yung mouse doon sa unit 2. Then, hold ko lang yung left click mouse ko. Left click ko lang po, hold. Then, drag. Pataas po. So, ayan po. Drag ko lang po. So, naayos ko na po siya. In a way, nagiging organized po tayo. Hindi naman po tayo basta post lang po ng assignment. Sa mga nahihirapan po, may problema po sa mga mousepad or sa mouse po mismo, kung naka-desktop po kayo, eh, meron naman po tayong option dito. Halimbawa, ito po, pag kinilik nyo po itong three dots icon or three dotted icon, pag click nyo po niyan, meron naman po dito ang option, move up and move down. So, sa mga nahihirapan lang po mag-drag. Eh, pwede po kayo mag-move up and move down. Halimbawa, yan po, click ko po, move down. So, mangyayari po, nagpalit po, bumaba po yung 1, tumaas po yung 2. So, kung gusto ko pong itaas ulit yung 1, unit 1, click ko lang po ito, move up. So, mag-move up naman po. Rearrangement lang po yan ng topic. In the event na gusto nyo pong i-enhance, palitan po yung pangalan ng unit nyo, nakaisip na po kayo. So, anytime naman po, pwede po siyang i-rename. At kung hindi naman po siya kailangan, you can delete also. Provide naman yung mga options kung ano po yung gusto niyo. Comment down lang po pag okay na po yung sa unit kasi after po nito, next po natin is to create question. Create na po tayo ng question. Hindi naman ako po kanina kung naligo na po kayo. Pwede po kayong gumante ng tanong para sa question. Shoutout daw po kay Ma'am Edna. Ayan, kulang daw po siya ng isa. Ma'am, bigay niyo po yung class code niyo para po makapag-join. Ma'am Edna, ayan. Ma'am Edna, sali ako sa classroom nyo. So, join ako. Before INVWQ. Ano ba? Before. Sir, small B po. Hindi siya capital. Ah, small B po.
Kaya po ma'am, Teacher Edna. Tama po ba yung na-join ko, Teacher Edna po, no? Ayan. Yung Teacher Edna, ayan po, i-work niyo po yung topic niyo, yung ginawa ko po kanina. Para mapag-grade po ng topic, classwork po, then create, then topic. Pagka-click nyo po ng topic, type nyo lang po yung unit. Meron pa po ba? Si Brenda Lee. Okay. Join tayo kay Ma'am Brenda Lee. Para makumpara na kayo. CLF. Uy, ang ganda ng profile picture ni Ma'am Edna. So, dyan pa lang po makikita na. Okay, kay Ma'am Brenda Lee. So, ito po. Nakapag-join na po ako ng class niyo. Check ko po yung classwork kung meron na pong topic. Wala pa rin po. Sino mga classmate ko? Ma'am Brenda Lee, ako palang si John din niyo. TFR. Join tayo kay Ma'am Renaline. TFR 555. Join. Wow, ganda po ng banner ni Ma'am. So, ayan. Psyche, Blast Logos. Okay. Psychology. Sa classwork po, ginagawa na kaya si Ma'am? Hoy, meron na po emotions. At meron na rin po siyang questions. Ayan, naka-ready na. Ayan, Ma'am Renaline. Ayan, in-on na po ako. Naka-join na po ako. Sino po mga classmate? Ayan, may classmate po ako, si Ma'am May. Ayan, Ma'am May. Mamaya chat po tayo. Sa stream tab. Kung, pwede pa ako mag-ano. Okay na po. Proceed na po tayo. Check ko lang po ito kung okay na. Si Ma'am Brenda Lee, meron na po bang... Ayan, Ma'am Brenda Lee, gawa na po kayo ng topic. Si Teacher Edna, check po natin kung mayroon na pong topic. Wala pa rin po. Para po sa topic, ayan, ang gagawin lang po natin ay punta po tayo sa classwork, then create, then choose topic lang po. Create, then topic. Pag-create po ng topic, kayo na pong bahala. Pwede pong gawin yung ginawa ko, unit 1, 2, 3, 4. Pwede pong by topic or by lesson. Kayo pong bahala kung gusto nyo, kung ano po yung arrangement ng subject. Once okay na po tayo, nakapag-create na po kayo ng topic, proceed na po tayo sa creating questions. So, may nakita na po kayo, Ma'am Renaline, nakapag-create na po siya. So, to create question, madali lang po, yung third option natin is question. Ito lang po kasi yung pinakamadali na gawin. Yung assignment and quiz assignment, medyo madugo po kasi yan. Kaya, inuna ko muna yung madali, yung question. So, pag kinilig po natin yung create, kinilig po natin, sa stream tab, katabi po niya na yung classwork. Pag-click po niyan, click create. Pag-click po natin ng create, choose question. Then, ito po yung lalabas sa inyo. Post now or plan ahead. So, meron siyang quick tutorial or and tool para doon sa gagawin. Okay. So, nabigit ko lang, wala mo na akong ilalagay. Type your question here. Ito yung text box. Text box. Nagbubulol na ako. Kung ano yung ilalagay sa question. Next, if you need to give instructions, provide nyo lang po yung instructions dyan.
Again, optional po yan. Then, ito po yung option na sinasabi ko kanina, kung narinig nyo po, na mayroong dalawang option for question. Short answer and multiple choice. Yung ginawa po natin kanina, kung naligo ka na ba ngayong araw na to, ang ginawa ko po doon ay multiple choice. So, yan. So, nag-type ako ng question, then you can add option 1, then you have option 2, option 3, and option 4. So, yan po. Then also, you can add attachment. Nasa inyo kung kailangan nyo po mag-add ng attachment. Kung meron kayong papanood the video, then papa-identify nyo kung ano yung title noon o ano yung song title. Halimbawa, kung motivation lang. So, meron kayong short clip lang na kanta, then pipili sila ng title of that song. So, pwedeng-pwede naman yung gawin. If you want to. Kaysa naman kumanta kayo or mag-play kayo ng music, you can do it on question. Pwedeng-pwede po yung gawin. Again, pwede po tayong mamili dito. Short answer naman po pag kinlik niyo yan. So, question, then meron doong parang text box na kung saan magta-type yung bata ng sagot niya. Halimbawa, nung ginawa ko doon sa tanong ko po sa bad tea, yung mahilig ka bang magbasa? So, ang ginawa ko po dito, ang type ng question po niyan, i-edit ko, ay short answer. So, ito po yung tanong ko, mahilig ka ba magbasa? Ano ang dahilan mo kung bakit ka nagbabasa? Then, nagbigay po ako ng instruction, sagutin ang sumusunod na katanungan na hindi ihigit sa 5 pangungusap. So, ayoko naman magbasa ng sobrang haba. Pwede mo yung i-edit, magbigay ka ng specific instruction kung paano nila sasagutan yung tanong. So, yan. So, ayan yung para short answer. Then, nagbigay ako ng points, kung ilang points, 10 points. Pwede siyang ungraded kung tingin mo ayaw mo maging grade conscious ng mga bata, pero mas magandang merong points na rin para may value yung sagot nila. Depende naman yan sa tanong mo. Then you can have your due date. So, pwedeng-pwede naman niya maglagay ng due date. Pero kung ayaw mo naman, you can set time. Halimbawa, for 5 minutes, you can answer this question. Then later on, check natin. So, ganun lang. Then, you choose your topic. Pag kinilik mo yung topic, ito yung kagandahan. Pag may topic, marirearrange mo agad kung saan topic mo siya ilalagay. Since first lesson to, masama yan sa unit 1. So, click ko lang yung unit 1. So, automatically, naka-arrange na yan doon sa topic ko. So, andito yan sa, ayan, under siya ng unit 1. So, andito yan. Hindi siya mapupunta kung saan-saan. So, naka-rearrange siya. Yan yung para sa short answer. Kung gusto mo naman ng multiple choice, halimbawa, ayan, Tagalog tayo. Ayan. So, pwede tayo maglagay ng multiple choice. So, yan po. Kung may mga option naman na hindi kailangan, click lang po natin yung X. So, ito po yung X. Yan, click ng X. Sir, paano malalaman kung ano yung tamang sagot? So, nasa iyo kung ano yung tamang sagot. So, pwede may click to. Ito yung magiging tamang sagot. Ay, yung makulit. Parang mali ako. Sa ano ata yung Google Form. Okay, sorry. So, correct ko yung sarili ko. So, wala pala ditong option para piliin yung tamang sagot. Ikaw nakakalam sa sarili mo kung ano yung tamang sagot. So, dito, kung ano yung mas mataas, makikita mo kung sino yung makakasagot ng manok o itlog. So, again, para siyang trivia question lang din, pero siyang pang kriti lang ng attention, di ba? Para makuha may attention lang nila. So, you can do trick question. So, dito, pwede tayo mag-points ng 10. Then, due date, wala na akong ilalagay. Sa topic, since first yan, lagay ko unit 1. Then, dito, may option ako dito, tatlo, you can ask, schedule, and draft. Okay. Mamaya na po ako mag-join sa mga nag-request po. Ayan. Ulitin ko lang po ulit. Pag-click po ng question, type your question here. Then, select your type of question. Pwedeng short or multiple choice. Isip lang po kayo ng anong gusto nyo itanong sa bata. Pwede siyang motivational. Pwede siyang trivia question. Kayo pong bahala. Kung ano po yung tingin nyo. Pwede nyo itanong sa bata. Then, you can add instructions. Then, your options. Kung sakaling multiple choice po yung nilagay nyo. Kung short answer, make sure po meron po dapat instruction para specific po. Baka po kasi open-ended yung tanong,
Eh, mahirapan po yung batang magsagot kung paano. Masyado maikli o masyado mahaba. Then, set your points, due date, then your topic. Dito, pwede ka mag-set ng option kung sino lang yung gusto mong tanongin. Nasa yan. Pero usually ang ginagawa ko dyan ay pang lahat. So meron lang akong kailangan gustong tanong specific person. So ginagawa ko lang dyan. Diba nga, si click power lang yung gusto kong tanongin. So ang check ko yan, for click power lang tong tanong ko for one student. Siya lang yung makaka-receive ng tanong, siya lang din yung sasagot. Pero kung gusto mong lahat, all students lang. Okay? Then I can ask. So yun po. Ganun lang kadaling gumawa ng tanong. Kung sakaling nagbago po isip nyo, yan, pwede po siyang i-edit. Click lang po natin yung edit, then babalik lang ulit po tayo doon sa editing part natin. Okay? Then you can have two options here, add and create. Add, again, kung gusto mo mag-attach ng files, create options to para sa Google applications. Ayan, kung gusto mo mag-create ng another file for docs, slide sheets, drawings, and forms. So, yeah. So, pwedeng-pwede po yan. Pero ito ay explore natin more on assignments. For simple questions, hindi naman kailangan masyadong complicated. Once done, save lang po natin. Ma'am Laureen, yung sa tanong nyo po, pag kinik po yung create, anong pipiliin, docs or what? Kayo pong bahala kasi attachment po yun. Pag nag-create po kayo na anong man doon sa Google Applications, yun po yung magiging template ng bata. Halimbawa po, gusto nyo po siyang gawan ng tell me something about yourself. Then gusto mo may format, nandun yung name, section, pare-pareho, yung details. So pwede pong gamitin natin yung Google Docs as template. Then makaka-attach na po yun every time na sasagutin ng bata, yun po yung gagamitin yung template para hindi na mag-retype yung bata na ito yung name, ganyan, ganito. So, templated na po siya. So, ang gagawin na ng bata, isasagutin yung essay or yung tanong muna, tell me something about yourself. So, ganun po yung sense po nung create. Google Slides, kung sakaling paggagawa po kayo sa PowerPoint, ayan, Google Slides po kasi yung counterpart ng PowerPoint sa Microsoft. So, yeah, Google Slides po, kung sakaling may paggagawa kayong timeline through PowerPoint presentations, you can attach slides para po sa template. Para andun po yung title, tapos ano po yung mga timeline na susundin nila at lalagyan nila ng slide po. Okay. Anayin ko lang po muna si Ma'am Rogeline. Wait lang po. Parang gusto ko ilagay dito yung... Ah, mayroon pala ata ako dito nga. Asan ba? Eto. Papakayar po ako mag-type. Meron naman pala. Sensya. Para isang ano lang. Ito. Copy. Trabaho po ng mga ICT. Copy-paste lang po. Ganyan po sila katamaan. Ay, hindi po may lahat. Baka ako lang po. Join class. So, okay, ma'am. May isa pa yun. Sige. Sir Jonathan, asan po yung code ni Sir Jonathan? Ito. Saan ako nag-join yung isa? Sa ano ata? Science batch COVID. Iba po yung name niya mga. Okay, classwork, Sir Jonathan. Ah, Sir Jonathan, sorry. Sir Jonathan pala pa. Who is your favorite actor? Di ba TIC yun, sir?
Alden Richard ako, sir, eh. Okay, sino tayo dito? Richard na lang. Okay. So, nakapagsagot ako kay sir, eh. Turn in. Next class ako. Ito pag mahirap ng klase. Ito po mga ano problema ng estudyante pag marami po siyang klase. Bibigyan niyo po isa-isa yung kanyang classwork. Then, motions. Eh, grabe si ma'am. Tanong lang po. Explain the given diagram. Two questions. Oh, wala po ang idea para po psychology. Stimulus feeling reaction. Okay po. Ano po yung instruction dito? Ano po yung ilalagay ko? Ah, saan yun po? Ayan ma'am, ito po yung nakikita ng estudyante. So, ako po ang student, hindi po alam po ano po yung gagawin ko po doon sa ipinose niyong stimulus feeling reaction. Physiological correlates. So, may diagram po bang nakatouch dito na kailangan po makita? So, balikan ko po yan. Diyan, taas po ng points ni ma'am, 50 points. Grabe, babagsak ako dito pag di ko nasagutan. Ganyan, sir. Mag-react ka sa mga items para kwan. Grabe. Ayan po. Ito na po yung pinaka-simulation po natin para po nakakita natin. Nag-toothbrush na po ba kayo? O naman, syempre. Kahit hindi po maaamoy. Kahit nga, nagpabungo pa nga po ako eh. Hindi nga lang po ako nagpantalon. Okay, view questions. Kay Ma'am Brenda Liputo. Ayan. 100 points, ma'am. Grabe. Pag hindi ako nag-toothbrush, ano kayong score ko? Oo. Ayan. Kay Ma'am ay naka, kay Ma'am Brenda Lee ay naka short answer. So, kung sakali pong simple question lang naman po at answerable by yes or no, you can do multiple choice po. Pero pwede rin naman po yung sa short answer. Walang problema. Opo. Halimbawa, mag-aalam pong bata. Opo. And, ay, comments po pala. Ito po pala ang mali ng mga bata. Ang ginagawa po nila, dito po sila nagko-comment kasi baba lang po eh. Ito po ay comment section. Kung gusto po nilang i-type yung answer nila, ito po. So, paki-explain po yan sa mga bata. Ang dami pong nagpapa-question ako, ang type nila sa comments, nakikita ng sagot ng iba. Kaya po, dapat dito sila nag-type. So, dito ay, opo. Once na okay na, na-type na po yung sagot, turn in lang po ng bata. Pag hindi po yan tinurn in, hindi po yan makakount. Yan po. Then, pwede po ako dito makita, may option po si Ma'am Brenda Lee na pwede kong makita yung sagot ng iba. So, pag pinili ko po itong C classmate answers, estudyante po ako ha, gusto ko makita yung sagot ng iba kong kaklase. So, dito wala pa kasi ako pa lang po yung estudyante ni Ma'am Brenda Lee. Shoutout po kay Ma'am Brenda Lee. Post po yung class code nyo, join po kayo sa kanya. Para may classmate na po ako. Ako lang po kasi mag-isa. Okay. So, pwede rin po ako mag-reply sa mga comment ng iba kasi naka-enabled po yun. Okay, punta po tayo doon. Ayokong sumali kay Ma'am Brenda, 100 points, toothbrush lang. Kaya nga po, pag hindi po nag-toothbrush, ano kayong score ko? Okay ayan po. Para naman kaya nadali yung bata kung walang toothpaste. Nga po. Explain ko lang po yung doon sa may student can comment or access para po malinaw po tayo doon. Hindi po ata po na isama. Hindi po. Asan na yun? Ito po. Edit lang po ulit natin. Katulad po na may mga napuna po ako, wala akong hindi po malinaw instructions, so kaya po 100 points. Pwede po ulit yan i-edit, huwag po kayong mag-alala. Pwede po yung i-edit right away. So dito po, doon po sa points, yan, pwede po kayong mag-edit po ng points dito. Then dito po, once na kasi na-save na po yan, hindi na po siya pwedeng palitan. So, gagawin niyo po siya. I-delete niyo po ulit yung question. Ulit po ulit kayo kung gusto niyo palitan po ng type of question. Next po ay yung student can see class summary. Ito po, pag naka-check po yan, ibig sabihin, makikita po ng ibang estudyante yung sagot ng iba. Pwede po ito for brainstorming. Halimbawa, may tinanong po kayo na best solution. Then, ang dami nagko-comment ng mga bata. Pwede po siyang
i-uncheck or enable po para nakikita ng iba, ay, grabe, ganoon pala yung mga thinking ng ibang estudyante or kaklase niya. So, pwede yan. Pero kung gusto niyo naman na individual, medyo private yung comment nila, at gusto mo kayong dalawa lang ang nakakaalam, you can uncheck this one. So, uncheck mo lang yan at wala nang makikita yung bata na sagot ng iba. So, depende po yan kung ano po yung klase ng tanong niyo. Or collaboration po ba, brainstorming, or gusto niyo po makita lang yung response ng bata individual. So, yun po. And once okay na po, save. Ito naman, yung tanong po kasi, ano ang nauna, manong o itlog. So, hindi naman po siya talaga pang private. So, yung iba, gusto nyo mapakita yung sagot ng iba. So, student can see a class summary. So, pwede po yan din. Save po natin. Okay po. Meron pa ba? CP kasi gamit ko, sir. Okay lang po, Sir Jonathan. Wala pong problema. So, practice lang naman po ito. Wala naman po tayong problema pagdating po dito. Okay. Pasensya na rin po. Ano lang po tayo, honest, comment ko lang din po yan. Tapos, yeah. Kindly access. Okay, iba na po pala ito. Okay na. Pag-join po. Okay. Balikan ko po yung ibang ano. Klasiko po. Okay, ma'am. Renaline. Check po natin. Okay. Explain the diagram. Okay, pa rin. Stimulus feeling reaction. Ano ma'am? Choices po ba itong physiological correlates? Asan po ba yung tanong dito? Explain the given diagram. Explain ko lang po itong stimulus feeling reaction. Ano po itong physiological? Hello po, sir. Dapat may arrow down po dun sa feelings, arrow down for the physiological correlates. Ah, okay po. Pag ganyan, ma'am, you can edit po sa PowerPoint para hindi po kayo mahirapan. PowerPoint lang po, type nyo. Save nyo po as image. Ngayon po, pagdating po doon sa tawag po doon, sa mismo question nyo po, pakita ko po, para hindi po kayo mahirapan. Ayan po. Buti lang po natanong po. Sino ba? Doon po sa question nyo, mag-attach lang po kayo ng files as image. Kung sakaling masave nyo po siya as image, ayan, pwede na po siyang i-attach. Para mas detailed po yung mapapakita nyo yung diagram. Kasi dito po, text lang po talaga. Yun ang po limitation nyo. Naka-text lang po siya. Kaya nga po, sir. Ayan, at least, ayan, edit nyo lang po siya. Then, dito po, meron po tayo. Ito po yung silbi niyan. Yeah, just in case gusto niyo po siyang lagyan ng file, halimbawa sa PowerPoint po. Ito. Ayan. Dito po, create po kayo dyan. Halimbawa, copy ko po yung dyan. Yung, ano nga ulit yan, ma'am, yung may feeling? Feelings, tapos, stimulus, tapos arrow. Stimulus, ma'am. Ito, ayan ako lang, ma'am. Stimulus, tapos kailangan may arrow, ma'am. Yes po. Arrow, tapos feelings, tapos arrow, tapos reaction. Ayun, ma'am. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Gumagawa ko ng diagram ko sa PowerPoint. Halimbawa, ito. Tapos feeling. So, siguro, ma'am, na ano yun naman to na gigets niya, di ba, ma'am? Yes, sir. Ayun. So, ganyan. Pagka, patihin ko lang. Ay, hindi. Ma'am. Feeling. Hindi ko natapusin, ma'am. Ayan. Halimbawa, sige po, sir. Ayan ma'am. Halimbawa lang po, ayan po yung magiging diagram niyo. Mangyayari po dyan, ito yung technique yung ginagawa ko pag talagang hirap ako sa demonstration. Pwede po siyang file, save as yung ginawa ko po ulit, then browse. Basta. Ito po yung sa diagram. Then save ko po as JPEG. Yan lang po. So, huwag niyo po kalimutan yung file type. Kailangan po JPEG. Then, save lang po. Then, doon po, balik po tayo doon sa question nyo. Halimbawa, yun po yung question nyo. Explain the diagram. Dito po, pwede po kayong mag-add or mag-attach ng files. So, pag-attach nyo po ng files, punta ulit kayo sa desktop. Locate lang natin yung file. So, select from your device. Di ba, ma'am? Nagigets nyo na, ma'am ba? So, para mas, ano po. Eh, ganun lang po siya. Para po. Desktop.
Diba? Hindi ko siya save sa diba? Wala man. Ano ba ito na lang po? Wala yun sa desktop ko. Ayan, ano ba ito na lang po yung ano? Ayan, ganyan lang po siya kasi. Tapos upload lang po. Para po naka-attach siya. Guys. Mas malina. Ano lang po, ma'am. Ayun, ayun po. Makikita naman po nila yun. Para sa'yo. Meron pa ba? Edited na po sa akin, sir. Okay. Okay po, sir. Thank you. Hindi po. Sana po nakatulong. Sana ako. Ito na dyan. Okay na po. Lahat po may topic na. Check po yung ano. Kung okay po. Bago tayo mag-proceed. Classes. Kay Ma'am Edna. Ano lang kay Ma'am Class na pang kay Ma'am Edna? Classwork. Ay, Ma'am. Okay na po. Nakita ko po yung gawa niya po. Lahat po ay mayroong question per unit. Oh, Ma'am. Check ko lang po yung isa. Magsasagot po ako. What makes you love teaching? So, ayan. Ito yung tanong niya. Then, naka-ano siya? Naka-short answer. So, appropriate naman for the question. Passion. Thank you. Ako ay frustrated architect. Dapat po talaga architect ako. Eh, since sabi ni mama, di ba? Mag-teacher ka. Ang ganda opportunity. Mother's knows best. So, yeah. Naging teacher po ako ngayon. Okay na po tayo. Sir Van? Yes, sir. Sir Van, ito po. Bali po, time check po tayo, 11:40. Yes, base po dun sa outline ko, eh, meron pa po tayong, meron po ako ditong creating assignment, quiz assignment, and ano ba? Yung sa classwork. Ano ba yan? Creating materials. Turning in. Ano ba, sir? Iisa ko ba ng assignment or continuation tomorrow? Baka kaya ba, sir? 20 minutes yung assignment? Assignment? Oh, sige, sir. Walang problema para mabawas-bawas tayo. Chinek ko lang, sir. Baka po. Sir. Kahit i-demo mo na lang, sir. And then, yung mga participants na lang siguro, i-try na lang nila after the session. Yes, po. Sige po. Okay, no problem po. Thank you, sir. Nasaan na ba? CSS classic. Ayan po. So ngayon po, as advised by Sir Van, demonstration na lang po ito. Nasa inyo po kung gusto niyo pong sundan para po mamaya. So ngayon po, tapos na po tayo mag-create ng questions. So ganun lang po siya kadali. Next po, pinatong po tayo mag-create ng assignment. Explain ko lang po maigi, assignment and quiz assignment, ano po yung pinagkaiba niyang dalawa. Parang lang po siya assignment, pero yung quiz assignment kasi is dedicated for assessment, yung formative, summative, and diagnostic. And pag kinilip na kasi natin yung quiz assignment, automatically mag-a-attach siya ng Google Forms. So, ganun lang yung difference niya. Pero sa function, almost the same. So, for assignment tayo, ito yung common na ginagamit. Creating assignment. Okay, got it. Same lang din po, maglagay tayo ng title for our assignment. Halimbawa, ang assignment natin, simple assignment lang tayo. Mag-attach na ako ng file para doon sa ebook na ginawa ko para sa kanila. So, you can read this ebook for lesson 1. Halimbawa, so dito ay lesson 1 ebook. Ayun, limbawa lang po, ayan. Gusto ko lang po siyang title, lesson 1. So, sa instruction naman po, kayo pong bahala kung ano pong gusto nyo instruction. So, limbawa, read. Ayan, read, attach, kbug file. Or download na lang.
sa download mo. Yan ang pinaisip ko, on the spot ko kasi ito. So, I read it for 1 week. So, yun lang po yung halimbawa instruction na gusto kong ibigay. Okay, then, yun lang ba? Sige, ito ako sa mga yata. Then dito, pwede po tayo mag-add ng file. Halimbawa, since ebook po yung ginawa ko, you can add materials. Then, kung nakasave po sa Google Drive, mas better po. Pero kung tingin na nakasave lang po yan sa computer, then you can choose file. Then select from device. Then locate natin yung file na gusto niyo i-attach. Sa akin, nasa download siya. Then ito, kotobee exercise. Then click lang po yung upload. Once na-attach po yung files, antayin nyo lang po. Depende po yan sa laki. Ito po ay 55 megabytes. Medyo malaki-laki po. Kaya it takes time para po mag-upload. So marami pong way para po makapag-assignment. For this demonstration, pakita ko lang po yung pag-a-attach po ng files. Usually po lahat ng assignment naman ina-attach po eh, para po may guide yung bata. Habang nag-aantay po, pakita ko po yung ibang assignment na ginawa ko sa mga estudyante ko. So, classes. Check ko nga yung grade 10. Ito po. Ito po yung isa sa mga assignment na pinagawa ko. Check po natin. Ang ginawa ko sa kanya ay edit po natin para makita natin yung mismo. Ito po yung assignment ko sa mga grade 10 students ko po. Title ko po niya ay IP and Folder Sharing Assignment. Ginawa ko yung pag-aralan ng lesson 4 and 5. So, iniwan ko lang po sila ng gagawin. Naka-attach naman po yung lesson doon sa reference ko po na makikita dun sa notes. So, naka-indicate naman po kung saan po makikita yung lesson. Then, pagkatapos, gawin ang mga sumusunod na gawain, i-save sa Microsoft Word. So, detail po, step by step, at i-attach ang file sa pagpapasa. Then, para sa karagdagang informasyon, panoodin ang YouTube video link. So, kung sakaling hindi naguluhan sila dun sa instruction ko, so, nag-attach ako ng video link kung paano mag-upload ng file gamit ang Google Classroom. So, ito yung sa Google Docs, gawain 1, alamin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. So, ito yung binigay kong mga terminologies. Tapos, meron akong gawain 2. So, gumawa ng concept map sa bawat lesson. So, din sa bawat lesson, 4 and 5, gagawa nila ng concept map. So, pinakita ko sila kung paano gumawa ng concept map. Kung sakali na gusto niyo pang mas detailed, you can attach examples. So, dito lang din yung sa attach. Kung meron na kayong ginawang PowerPoint presentations, maybe mas image, or mismo PowerPoint mismo, may template, so, you can attach file from your computer or Google Drive. So, ito yung mga assignment na pwede nyong gawin. Then, sa pag-link naman, so, add nyo lang. Then, pwedeng sa YouTube. O kaya, sa link mismo sa website. Pero since galing sa YouTube, kinilig ko lang yung YouTube. Para magawa yan, halimbawa, ito sa YouTube. Paano ko ito ginawa? Kinilig ko lang yung YouTube file. Then, dito, pwede yung search mismo kung ano yung gusto nyong i-attach na file. How to send or sorry, submit file in Google. And then search lang tayo. Kung ano yung mag-pop-up na videos, mas maganda. Pero kung gusto nyo mas mabilis, separate kayo ng browser, then type nyo dun yung mismong file. Then, copy nyo lang yung URL. So, dito muna tayo. So, halimbawa, ito, nakita ko to. How to upload file to Google Classroom. Ganun lang siya kadali. No need to worry about plagiarism. Wala naman kasi naka-link naman yan.
So, hindi mo man siya dinownload at inangkin na parang sa'yo. So, ang ginawa mo, nilink mo lang naman siya. So, pasalamat pa nga sa yung YouTube creator kasi pinili mo yung video niya, di ba? So, dagdag views yun para sa mga estudyante mo. Ayan. So, pag kinilik mo yan, halimbawa ito, how to submit, then click mo lang yung add. Pag click mo ng add, scroll down lang tayo, makikita mo na yung assignment. Ito yung pananood din ng bata. Para, sabi nga, di ba, self-paced learning, ito na yung kahit wala mo na masyadong discussion, hindi mo na masyadong i-explain, video niya mismo mag-explain para sa'yo. So, walang kahirap-hirap. So, utilize mo lang yung mga YouTube videos natin. Yeah. Then, sa create naman, yung sinasabi ko kanina, kung gusto mo na may template, halimbawa timeline, kung gusto mong paggawa, or dito, ang gusto kong ano, concept map. So, mag-draw ka na ng concept map, may mga shapes mo na pang concept map, gusto mo ng one pattern lang, hindi gawa mo siya ng template. Pwede kang gumawa sa Google Docs or Google Slides para doon sa template mo ng concept map. So, pwede mo yan gawin. So, ganun lang kasimple yung sa Google Docs and Google Sheets. Kung sakaling gusto mo pakita, so, halimbawa dito sa Google Slides, pinta yung isa. Okay, magpa-pop up yung new tab for slides and automatically naman yung mag-a-attach doon sa file mo. So, kailangan lang natin mag-create ng template for concept map. Just in case gusto mo ng uniform, hindi ka maarte, ay sorry, sobrang arte mo sa pagpapasa ng assignment, gusto mo uniform, so ito yung pwede mong gawin. Mabusisi nga lang sa umpisa, pero sa dulo, matutuwa ka naman. So, pare-pareho yung assignment na gagawin. So, ito na. Naglo-load lang siya, then dito, pwede ka na mag-create ng concept map. Ito lang yung disadvantage, since web application siya, nakarelay lang sa internet, kung ano yung internet speed mo, yun. So, kami naka 12 Mbps lang eh. So, medyo mabagay-bagay pa. Ayan. So, dito pwede tayo mag-insert ng image for concept map. Mabilisan na lang to para hindi naman kaya magtagal masyado. Okay, pakita ko lang yung procedure. So, dito familiar naman kayo kung paano. Pakita ko lang yung proseso. So, insert shape, shapes, limbawa, circle sa concept map mo. Draw ka lang ng circle dyan for your concept map. Okay, so yan. Edit natin ito, hindi mo kailangan. Ayan. Then, yung iba kasi ginagawa, masyado masipag, insert ulit sila, tapos shape, then, same lang naman yung gagawin natin na shape. So, gawin na lang, shortcut, power of copy paste. Ayan. Click mo lang yan, control C or copy. Then, taka dito sa blank page, right click paste or control V. Tapos yan, i-reshape mo na lang or resize mo. Pwede ka na gumawa ng concept map. So, yan yung sample. Then, kung gusto mong gumawa ng line, so, doon lang ulit. Sa shapes, meron ba ditong line? Arrows. Ito line. Sorry, hindi ko nakita. Yan, sa line tayo. So, meron naman siyang line kung saan mo gusto. Ayan. Tapos, yung thickness niya, anong gusto mong thickness for? So, yan. So, ito nang bahaya. So, ito yung magiging concept map mo. Pwede mo ilagay dito yung mismong name. Bawa, sumo uniform. Dito lahat ng name. Ayan. Then, may section ka dito. So, gusto mo pare-pareho. You can do that. Ayan. So, ito yung sample. Pag okay na, lagyan mo lang ng sample, template, concept. Once okay na, ayan, updated na naman siya. Close mo lang. Yun na yun na. So, refresh lang natin. Para lumabas yung title. Nasa form na si Nam. Google Forms po, don't you worry. Yan po ang next nating topic para po bukas. So, gano'n ganyan.
Nasaan na yun? Yes, sorry. Ay, okay. Edit pa lang. Ay, mistake. Sa mga nagtatanong po doon sa Google Forms, matatakal po natin yan tomorrow po. Ano na lang po natin yung mga madadali. Scroll down. Na-save ba yun? Parang hindi na-save. Ay, hindi yata natin na-save. So, yun. Yung Google Drive, yung sa Google Slides, andun lang yun sa dito. Just in case, hanapin nyo kung saan napunta yung mga files nyo. Naka-dedicated folder para sa Google Drive mo. So, andyan naman yun. Para mahanap. Sample concept mo. Hindi ko lang ano nangyari, hindi yata na-save. Na-refresh ko pero hindi ko na-save. Pag ganun, uulit ka talaga. Mabagal yun mo. Okay. So, yun po. So, yun po yung pag-attach ng sa template po. Pag na-search na po yun, ibaba po, na-search na doon sa Google Drive. Pwede naman po yun, add nyo ulit dito, then choose Google Drive. Pag choose nyo po ng Google Drive, hanapin nyo lang po yung file nyo para po doon sa kinerate nyo kanina o kinerate natin kanina. So dito po, instead na upload, punta po tayo sa My Drive. Sa My Drive, doon nyo po malolocate yung files mo. So doon lang po siya kadali. So ngayon po, naglo-loko na yung internet namin. Mabagal na po siya. Ayan, dito lang po. Ayan, makikita nyo po yung tuturong folder po ng classroom. Pag kinilig nyo po yan, andyan po lahat nakasave ng mga files nyo. Ayan, tulad po nito, for classroom po yan, nakasave na po lahat ng nasa classroom. Andyan na po lahat ng files. Okay? Last na po, bago tayo matapos, doon sa i-attach nyo pong files, meron po kasi yung options na student can view, student can edit, and student make a copy for each student. Halimbawa po, itong kotobee exercises, ito po ang gusto ko mag-download ng bata. So, ang gagawin niyo po dyan, make a copy for each student. Pwede naman po yun. Or you can, pag-edit kasi baka mawala, madelete nila. So, mas maganda pong option, make a copy. Or student can view. Pag view naman po, pwede nilang i-save as copy pa rin. Pero the best po yung make a copy for each student. Next po sa points, kayo pong bahala kung ilang pong points ang gusto nyong i-assign. Halimbawa dito po ay 20 points. Since i-download na naman at babasahin, pwede naman po siyang ungraded. In-assign mo lang po siya para i-download. Then meron naman exercises po yun, pwede ipakita na lang sa iyo or i-send back niya. So pwede naman po ilagay dito yun, send back with answers. Depende po yun sa instruction niya. Due date, and kayo mo, since 1 week po yan, date po ngayon ay 10, so babalik po niya ng 8, ng 18. Ayan. So pwede po siyang set ng 18 oras, kahit wala na pong oras, kahit pong bahala. Huwag ng oras. Sa topic naman po, since unit 1, so lagay ko po siya sa unit 1, then sa rubric, dito po pwede po yung mag-attach ng rubric. Ito, madali lang po ito as long as meron po kayong paggagayahan. Meron naman po mga downloadable and pre-made na mga rubrics po. So pwede naman po siyang copyhin para makagawa po yung sarili nyong rubric. Ginagawa lang to para sa mga project-based and mga written project patulad po ng essay and nagalagay po ang rubric. Kung mga video presentations po ang kailangan nyo ipapasa ng mga bata, so meron din po kayong rubric para kita po ng bata kung ano yung susundan nila. So, given naman po sa atin yung pag tayo may mga pa-performance, mga po ba, performance-based output. So, yan, kailangan po ng rubric. Once then, siguro tackle ko po ito more on sa creating lupang assignment. Kasi po, kulang na po tayo sa oras. Yan. Then, once then, same lang din po yung mga option dito. Make sure lang po, pag gusto nyo i-assign today, right now, assign lang po. Kung gusto pong i-schedule,
Same lang din po yan. Pwede yung schedule, time, and date lang po. Pag gusto niyo po siyang i-save lang muna at ayaw niyong i-post, wala rin kayong date kung kailan siya ipopost, save as draft. Hindi naman po yan mawala. At hindi po siya makikita ng mga estudyante niyo. Draft lang po yan para sa inyo. So, kailan po nakakita niya. Then, in case na hindi niyo siya kailangan, you can discard the draft. So, pwede niyo siyang burahin. Ganun mga simple. So, for this demonstration, i-assign niyo na po siya. So, yan po yung sa pag-create ng assignment. So, marami po yung way para maka-upgrade po ng assignment. And then, yung iba po mga information, continuation po tayo for tomorrow. Provide ko lang po ulit yung presentation ko. Awesome. Para po, bago po matapos. Ayan po. Bali po tomorrow, ang gagawin po natin, create po tayo ng quiz assignment. Andyan po lahat yan. Google Forms po lahat yung pag-uusapan natin doon, including yung mga iba pang configurations. Okay? Then, create din po tayo ng materials. Once done, tackle po natin yung saglit ng Google Drive. After nun, ano na po tayo? Doon na po tayo sa monitoring, checking ng mga assignments. So, yun lang po. Then, yung mga last topic na po yung mga susunod. Sir Van. Okay. Thank you, Sir Kevin, for your discussion for today. Okay lang ba? Okay lang, sir. May natutunan ba? Okay lang ba kayo? Gutom na. Kalaban nyo ang internet connection nyo. But anyway, yung mga kung may time kayo later this afternoon, yung mga diniscuss ni Sir Kevin, pwede niyong i-try ulit, no? Gawa kayo ng mga class assignments, and then ask niyo rin yung mga iba niyong ka-division or kasama dito sa ating group, no, to join your class. Mas maganda kasi magkaroon ng interaction between yung mga participants para ma-feel nyo kung ano yung feeling na maging teacher and yung feeling na maging learner using Google Classroom. And anyway, yung ating session naman for today is recorded. So whatever discussed today is masasend naman sa emails ninyo. And pwede nyong ma-review yung discussion. And also, you can also check yung mga tutorials online ni Sir Kevin dun sa kanyang YouTube channel. May mga madadali din yung mga tutorials na naman niya doon. And comprehensive din naman. Okay? And with that, may mag-ask tayo kahit na siguro 2 to 3 questions po para from the participants kung ano po yung gusto nyong itanong kay Sir Kevin. Ang pumahirap. Okay. May magtatanong po ba? Meron po? O nabisin kayo? Gutom na ba? Tingin ko gutom na, sir. Okay. So, sige. If wala na pong mga katanungan, okay, i-end po natin yung session natin for today. And then, bukas, babalik po tayo to continue our lessons on teaching online with Google Classroom with Sir Kevin Christian de la Rosa. Okay. Sir, ano nga pala? Tawag doon, bago pala tayo magtapos, nalimutan ko, bigay ng pang-quiz, sir. At least mag-prepare sila ng pang quiz nila, at least mga 10 items. Okay, sir. No problem. Thank you, sir. Okay.